tonight, i-review natin yung mga parts ng airgun. Ito po ay para sa mga baguhan na gustong pumasok sa ganitong larangan. Dave Lopez po ulit ang inyong lingkod from Air Rifle Hobbies Philippines. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, consider subscribing para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Okay, first is yung ating scope. Ito po yung ating scope. Ito po siya. Affordable na scope, hindi po siya high-end. Ito po ay center point. Ito po, may pangalan dito. 416 by 40 AOIR. Okay, 416 by 40. Natagpo siyang 416 by 40 kasi from 4, yung pinakamababang zoom niya. Sabi natin zoom to, to 16. Okay, yung pinakaano niya, 16, yung pinakasagad na zoom niya. Okay. From dito naman, pinakamababa niya is 10 yards, kung makikita ninyo, to 200 yards, ayan, to infinity, okay, and beyond. Okay, this is the center point. Bakit ito yung pinapakita ko? Kasi ito yung available na scope na meron tayo. Adapter, mount siya. Okay, binutasan ko dyan para sa camera. Mount siya para sa flashlight. Okay, may mount siya dyan para ilalagay yung flashlight natin. Okay? Next is yung ating mount na 20mm to 30mm. Nilagyan ko po siya ng goma para na mag-fit yung 20mm na tube ng scope. Okay? Meron tayong rail. Itong tawag dito is rail. Ito siya. Okay. Yung rail natin is Picatani. 20mm yung lapad. Okay. Nabili ko po siya sa Lazada. I'm not really sure if maka-order pa tayo uli kasi nag-try ako. Add to wish list lang. Ibig sabihin, parang hindi pa pwedeng pumasok yung mga galing sa ibang bansa. Okay. Tapos dito naman, yung adapter dito ng rail natin, isang tawag dito dovetail, 10mm to 11mm, okay, kinakabitan ng rail natin. So from dovetail, Picatani na rail to mount and scope. Ang tawag dito ay suppressor. Yung silencer, hindi po siya ginagamit sa air gun or sa air rifle. Tawag dito is ay suppressor. Okay. 6 inch yung length niya, yung outside diameter nito is 1 1/2. Outside diameter nito is 1 1/2. Yung barrel po natin nasa 17 inch po siya. Okay, 17 inch barrel. Niliha ko po siya hanggang pumuti, tapos nilagyan ko po ng tawag dito, yung metal polish para po na matanggal yung kalawang from time to time. So, hindi ko po siya hinahawakan para na hindi dumikit yung ating tagon pawis dito. This is the barrel, 17 inch barrel. Meron din po siyang lock sa barrel, ito. Most din ang mga Nimrod, meron siya. Okay, lock sa barrel. Meron akong binili na andon, hindi ko pa nakuha yung receiver na ganito. Wala na po siyang lock kasi makapal po siya. Galing po sa kaibigan ko na si Hunter. Hindi niya po, ano, yun po yung kanyang tawag sa kanya. Meron na po ditong lock. Okay, merong allens dito sa labas kasi makapal po siya. So, hindi na po kailangan ng lock tulad nito. But Nimrod has this kind of lock. Para malock po yung barrel. Ay wood. Pinuturahan ko po siya ng first is yung primer na gray. Afternoon black with the accent of black, kaya nagkaganito po siya. Kaya yung katanong sa akin, paano ko ginawa ito, yung dahon lang po inilagay ko po dito, yung sa ano, walis tambo ba yon, yung sa bahay yon, pwede nyo ilagyan dyan, tapos pinturahan, tapos afternoon yung clear. Mas maganda pag pagbibili kayo ng mas mamahaling or quality kind of spray paint para sulit, tulad nito nagbabakat kasi hindi quality yung paint na nilagay ko. Yung clear.
Meron tayo ditong charging bulb. Tinatawag siyang charging bulb kasi dito tayo kumakarga ng hangin. Meron tayong adapter. Mahalaga to guys, iba-iba nila nilalagay. Ito mahalaga to na meron tayong adapter na ganito, na female adapter, para makarga tayo ng hangin. Para if kargahan natin siya nito ng CO2 tank natin, magkakarga tayo dito ay hindi siya magkakaroon ng problema. Kung mag, halimbawa ito, adapter din siya guys, yung male. Okay, ang mangyayari dito guys, pag ito na loose thread, ito din, at least ito na yung papalitan natin, hindi yung charging bulb natin. Kasi yung concern nandito, pag masira yung o ma-loose thread to yung charging bulb natin, mahirapan tayong maghanap kung walang available sa market. Sa discharge assembly or bulb housing, okay, ito siya. Ibig sabihin, dito nag-discharge yung hangin o yung CO2 pag kinakrack natin yung hammer. Okay, ito yung hammer, discharge assembly, kasi dito lumalabas yung CO2. Ito yung trigger. Yung trigger niya is adjustable kasi medyo napakaliwa siya para pag ganun ko, it's easy for me. No? Pwede siyang straight, makita niyo yung trigger. Medyo nakahilay siya. Ayan. Meron siyang nabili ko sa Lazada, yung forearm. Meron ditong adapter sa ito para sa ating forearm grip. Kasama na dito yung swing. Okay, yung swing. Basta sa mga swing type or hammer type, swing yan. Yung bolt action sa gilid. Okay. Kasama sa swing natin yung lock sa swing. Ito. Ito naman yung receiver. Pag sinabi natin receiver, kasi i-receive niya yung ating barrel at yung ating hangin, yung CO2 natin. Itong tawag dito is reservoir tank. Ibig sabihin, dito ay nilalagay yung CO2 or yung high pressure air pag lalagyan natin ng adapter para sa ating pump. Ito naman mabili sa Lazada, para to sa kabitan ng sling natin. Okay? Dito ko nilagay sa gilid, pero next time magbubutas ako dito para na mas magaan and dito din sa mga gilid. Okay? Para na mas maano yung gaan niya. Pero so far guys, ito yung ating parts ng ating AirGun. I-review natin yung parts ng AirGun natin. Okay, mag-start tayo sa scope, mount, rail picatani, dovetail, barrel, lock sa barrel, kulata or gun stock, yung butt pad, butt plate dito, the charging bulb, discharge assembly bulb housing, firing pin kasama dito, ang bulb system kasama din yan, swing, lock sa swing, trigger assembly, receiver, reservoir, and pag CO2 to, huwag natin kaligtaan yung CO2 tank. Ayun guys, so yun ang ating parts ng ating basic parts ng ating AirGun, external. So ito siya yung ating pinakita ko sa inyo, di ba? Yung ating Nimrod 0.82 CO2, pwede din siyang lagyan ng adapter para na pwede din lagyan ng high pressured air using the pump, HPA pump. So nagbabalak na kumuha, may kasabi sa akin, Sir Dave, if advice naman, if sa baguhan, if where could I start, CO2 ba or PCP? Andan nyo guys, yung PCP natin, nagre-range po siya ng 15,000 sa mga pinakamura. I think si ganan, brand new, to 20,000. Let's start 20,000 sa brand new, pataas na yon. So make sure na if meron kayong pera, go for PCP. If hindi kayo makapaghintay, start with the CO2. Kasi, andan nyo guys ha,
ito, paalala lang. Once umili kayo ng neto, nagre-range siya, ayun, nagre-range siya ng 7,500, no? Yun yung mga range niya, or 8,500 if naka ano siya, naka yung bulb niya is naka-thread na, no? Paano yun? Pag i-convert ninyo, mag-a-add kayo ng another 10,000. So, 7,500. So, 17,500. No? Hintayin nyo pa yung time. Pag meron nagbebenta ng 12,000, edi pag part ba doon, mag-convert pa kayo ng 10,000, more or less, magiging 20,000 plus siya. Yung ano natin doon is yung time na isi-spend ninyo. Unlike makapag-decide na kayo, or PCP or CO2, that will be good. Okay, guys? So, thank you so much. So, ito siya. Yung ano, CO2 lang. Sir Dave, may plano ka bang i-convert yan sa PCP? Wala akong plano i-convert to sa PCP. I don't know sa future, but it will stay sa CO2 para meron po tayong reference pag gumawa tayo ng mga videos sa future videos natin. Kasi para na tulong na din sa mga baguhan, sa mga air gunners. Okay? So before tayo mag-end, gusto ko lang pasalamatan yung mga individual na mga tropa. Sila ni Grace Pornilosa, no? Si Grace Pornilosa, matagal na kami itong magkaibigan. Hindi mo, magkatagal na kami, si Grace Pornilosa sa Messenger nag-chat sa akin. Hindi ko pala alam na isa siya sa mga tropa sa X-Rider. Yun yung mga makulit. So, gusto kong panoorin pag ano, inapanood ko yung mga yung tropa na X-Rider. Yun, kasi na kalibang and nakaka-good vibes. So, yung friend ko na si Josh Vlogs, yun yung vlog niya, and hugot mga hugot naman to. So, subscribe din sa kanila. And yun, sa dalawang go, si Brian Go and si Jet Go. Go, si Jet Go na kung saan talagang yung kanilang kindness sa pag-share ng information sa akin kahit na makakalimutin ako. But still, binabalik-balik nila. Thank you so much sa inyo, mga boss, mga kaibigan ko. Then, si Nani Romel Buenaventura, PIPS, nasabi na pinabibenta doon yung arms core niya. So, punta lang kayo kay PIPS, yung sabi niya. Tapos, si Racleo Estrada from San Carlos, Mark Molina, Junjun Huniba, Junjun Imbang, at Junjun Muhammad, Saudi. And then si Sir Isagani, pag may pa ako nakalimutan, just let me know. Jeremy, tapos lang ni, ano ba yun? Ni, matrupa ko sa Ilonggo, mga Anaconda Brothers, tapos sila ni, teka lang. Mga tropa ko din na si Alberte Rodel. Okay, pag nalimutan ako, next time na naman. Guys, thank you so much for watching and enjoy lang po natin and mag-share po tayo ng ideas. Gusto ko yung sinabi ng isang erganero din sa isang grupo na binasa ko. Sabi niya, it's not na pagalingan tayo dito, but we need to share ideas and magtulungan. Ayan. Thank you so much sa inyo, guys, and happy and enjoy lang po tayo sa bahay and stay safe. This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines signing off. Love you, guys.